Na-in-love ka ba sa pelikulang ito? Yes or no? Sobrang na-in-love ako dito sa pelikulang ito, Kuya Robby. Na-in-love nga si Miss Ethel eh. Ibig sabihin, effective yung ano, yung pagbuo namin sa character namin. Kasi gaya na sinabi ni Sir Barry, talagang puso't kaluluwa. Mm-hmm. Ibig sabihin, grabe talaga yung preparasyon namin para mabuo yung bawat character. At para, kaya mas napamahal ako sa kwento. Kasi, ano, pre-prepared talaga namin to. Siguro sa tulong na din po ng, ano, ng quarantine po, no, madami kaming time para buuin yung character namin. Kaya, dahil nga, yun, masaya ako. Narinig ko si Manay Ethel na in love daw siya. So, yun, always character ko po yun, Miss Ethel, si Riz. Si Riz, sobrang na in love kay Caleb. May mga instance ba na you have to tell a lie, nagsinungaling yes kayo, po, or nandaya okay kayo, para maprotektahan nyo yung isa't isa, kayong dalawa ni Edward? Mm-mm. Yes po, masasabi ko siguro yung tinatawag nilang white lies po ba? Kasi lalo na ako talagang very sensitive ako sa kung anong mararamdaman ng mga taong importante sa buhay ko. Kaya minsan, tinatansya ko, like example, nasa work kami, tapos hindi ako okay. Tapos tinanong niya, okay ka lang ba? Sabi ko, okay lang ako. Pero, white lies yun. Maya-maya, sasabihin ko naman totoo kapag nasa tamang lugar na, hindi na sa workplace. So yun, example lang po yun. Isa yun sa mga white lies ko kay Edward. At alam niya yun. Edward, ikaw, has there been any instance that you had to lie or you had to make daya just to protect Maymay? I mean, it's the same situation. The most common question, how are you? I'm fine, I'm okay. Siyempre, halata naman sa boses or sa tono or sa facial expression, body language, kung talagang okay sila o hindi, or talagang okay si Mayo hindi. And ako, I say this to my all the time. If she asks if I'm okay, I'll say yeah. She'll be able to see if that's real or not. It's one of my one of those people na talagang kahit tinatago ko yung feelings ko or anything that's going on within me, she smells it. She sees it straight away. So di ka makakatakas, parang ganun. Di ako makakatakas. Pero may mga times talaga na alam niya may problema ako, pero wala sa tamang, I had to learn this actually. It took quite a few years. Pag wala sa tamang lugar o panahon, keep it until after work. Keep it until after, like, when things are safe. So, of course, we all do those little white lies. But, again, it's for the safety and protection of others. Nice. Okay. Derechahan na to since pinag-uusapan natin yung mga white lies na yan or lies. Since the project is about Daya, hindi naman siguro malaking kalabisan kung itatanong natin para sa mga kababayan na rin natin na laging sumusuporta sa inyo. Derechahan na to. Without any pandaraya, ano ba yung estado ng relasyon nyo? Yes, ito sir, couple? Walang pa- derechahan na. Ito sir, walang pandaraya to, Edward. Ikaw na. Sabi ko, ring ready ka, tapos biglang napatras. Gusto ka yan. Galing mo yan. Kala mo sasagot ka eh, pero ginagawa pala sa akin. Hindi, bata mo dito. Edward? Okay, Robby, ikaw na. Pass. Yun, walang problema po sa akin na pwede ko pong sabihin. Sige, sabihin mo na. Ako na sasagot. Kuya Robby, ikaw ulit. Go, Edward. Sige, I think the guy has to answer also that question. No, yeah, the guy has to answer. I mean, again, whatever we have, we're really happy. And I'll say this. I think I've answered this question 3 times today already, Kuya June. So the word that we'll use, the key word that we always use, that I always say is content. We're content. We're contented with where we are, with the friendship that we have. There's no need to push it any further. There's no need to go any further. There are even times where my mind are at work. Si Direk Barry, siguro, he saw this throughout shooting a lot. Di kami nag-uusap. Literally, we're just sitting there. We're just not even talking. But after 2 hours, when we finally get to take, we'll light up and we'll be able to work together. So it's not a showbiz plastic relationship. No, I would quit my job if I had to do that. But my man and I are the closest of friends. And whatever the industry might want, whatever the fans might want,
this is where we are and we're content and happy with what we have. Ito naman, May Ward, hindi naman to wedding vows, kundi friendship vows ito. So, anong malampasan lang natin tong 2020? Anong pwede niyong ma-promise sa isa't isa? Wow. Friendship may vows? May promise. Wow, ah. Oh, friendship vows. Friendship vows. Kasi syempre, hindi naman to pwedeng maging wedding vows or whatever. Okay, mauna ba ako? Kuya Dondon, sa kasalbasan, sino ba nauna? Yung babae or lalaki? Na nagbibigay ng ano, nagtinatanong ng pare. Parang hindi pa kinakas na lesa. Parang lalaki yata. I think yung, tama ba, babae? Sige. Babae, Kuya Rose. Yung tinatanong. Parang nakapag-rehearse na si Maymay. Sige, Maymay. Friendship vows ko kay Edward. Ito, Edward, walang pandaraya. kahit ano pa man, like kung meron ka mang pinagdaanan, andito lang ako sa'yo. Isa ako sa mga prayer warrior mo. Prayer warriors mo. Pinagpipray kita. Hindi lang ikaw, pati yung pamilya mo na maging maayos kayo lagi. At laging kayo maging malusog. At lagi kang maging masaya. Kasi... Parang naiiyak ka ba yan? Isa sa... Hindi, kasi talaga, sabi ko eh, walang pandaraya eh. Yun, kasi ako, support kita kung saan ka masaya. Masaya na din ako para sa'yo bilang isang matalik din na kaibigan mo. Andito lang ako, lagi para sa'yo. Sa work man yan, off cam, kahit saan pa. Kahit iba, ay, wag na. Teka lang. Hold on to your horses. Nag-vlog tayo. May babalikan namin ang iyong sasabihin na maya. Pero ito, sinabi ni Marco Polo Demo or kwento ni Toto na sa wedding vows, lalaki muna ang unang nagsasalita. Pero ito, friendship vows naman. So okay lang kay Maymay. Okay. Edward. Actually, ano comment ko lang dun kay Maymay? Parang medyo nakakaluha ng konti yung message na kasi... Feel mo yung sincerity ni Maymay sa yung sobrang ganda ng intention niya for Edward. So, thank now, you, Sir Don. Yeah, pakinggan naman natin si Edward. Libro. Pakinggan natin siya. Hindi. My promise is to not just for 2021, for 2022, but until the very, very end, is to do my best in protecting not necessarily physically protecting you. I mean, I'll always be there to protect your person if it's ever attacked in any way. I know you. I know your heart. I know how amazing of a person. No, I'm serious. I'm amazing of a person that she is. That you are mine. And I know that when people see a shining star, one that is honest and pure, that they want, you know, especially the people who are not themselves, they want to tear it down, they want to step on it in any way. So I'll be there to always try and protect you. Even though there's so many times I can, it's not hard to see that she doesn't need it. But I'll be there to always pray for you, to be there if you need someone to talk to or to pray for you, to discuss it. And I'll always have your back in everything that you do. Wherever you go, wherever you fly, I'll always have your back. And I'll be proud being able to say that, you know, that person's in my life. Yeah. Uy, wow. At dyan na po nagtatapos ang ating tissue. Digital. Napakaganda na sinabi nila. Oo nga. Nakakaliw silang dalawa. Ikaw, Robby, anong bilang ninong nilang dalawa, anong pwede? Ninong? Pangako. Ikaw talaga yung parang guide nila eh. Diba? Mula nung kilala yung May Ward. Nandyan ka na sa kanilang dalawa. Kahit na hindi nyo alam to, isa ako sa palaging boboto ng BB Space May Ward and Sendo 2366. From the start hanggang dulo, which will be valid until 112121. Tandaan na yan. Okay. For May Ward, kasi medyo matagal kayo nagkaroon ng break bago nagka-work ulit, no? Naka-experience pa ba kayo ng
awkwardness or ilangan? And paano nyo yun, binibreak yung ice kapag ganun? Yung, siyempre ngayon lang ulit kayo magpapakulit. With each other po? Ah, with each other. Isa't isa? Sige, May. Magpapakulit ulit. Okay, ma'am. Yung totoo, ma'am, ha? Yes po. Na naranasan po namin yung awkwardness after yata po ng lockdown. Tapos, yung sinabi sa amin na magshoot na kami, syempre, hindi naman po namin hayaan na magiging awkward kami, magtrabaho ulit sa physically sa movie. Tapos, yun, nag-workshop kami with Miss Anna at binrate niya yung awkwardness na yun. Kaya nakatulong po talaga yung preparasyon bago kami mag-shoot kasi nawala talaga yung awkwardness namin sa isa't isa. At yun, kasi ang ginagawa namin sa workshop, nakikita talaga kami. So, ayun, kaya naging madali naman po sa amin yung pag-shoot ng movie, wala namang awkwardness, ganun. Support mo, Edward? Hindi ko alam lang kaya. Of course, there was because yung last project namin na acting in general na kami nilang ni Maymay was around a year ago, yung yeah. MMK namin. So, syempre, halos isang taon hindi kami umarte, hindi kami nagtrabaho sa set. Tapos ilan buwan naka-quarantine dahil sa COVID na we didn't have any human contact whatsoever. So, syempre, meron talaga. Even like Maymay and I, as close as we are, meron talaga. Kaya yun nga, binrate ni Miss Anna Fileo yun. Si Direk, I think, nakadalaw sa isang workshop namin. Lalo na si Direk! Si Direk, nakita niya talaga. Pero that's why, again, Star Cinema knows this. Every time we have a project, we always ask for time to do our workshops, to build our character, to build a certain connection that we need for the movie or project with our acting coach. Si Miss Anna knows us very, very well. So, meron talaga. Pero, I think, may no? Sa set, wala masyado. Wala masyado. Pero, ito na lang. Walang pandaraya to. Siguro mga first date, second day, yon. Kasi lumapit si Direk sa amin. Kinausap kami. Ay, hanggang fourth day ba yun? Hanggang fourth day. O, nasabi na natin, Edward. Kalo ba? Hindi na tayo mandaya nito. Ayan. Tapos parang may sinabi si Direk, tapos biglang napagano'n kami. Pyong! Okay, work, work, work! So, yun. Thank you. And ngayon na na-break na yung awkwardness. And kanina, you were very open na content kayo with your friendship. Mm-hmm. Anong part ng friendship nyo? Anong Mayward moment? Yung masasabi nyo na, worth it i-save yung friendship na to. Ano yung top of mind Mayward moment na may isip nyo sa tagal nyo nang magkasama? Napapangiti si Rob. I like it kasi pwedeng hashtag na yan eh. Mayward moment. Mayward moment. Okay. Anyway, top of mind lang, hindi na masyadong pag-iisipan. Ano nga yung Mayward moment nyo nga dalawa, no? Mayward moment namin na masasabi po namin, ano? Pag binalikan mo yun, this friendship is worth saving. Ganyan. Because of this Mayward moment. Either saving or having. Oh, yes. Wow! worth saving tong friendship namin ni Edward. Ano yung panghahawakan mo na pinagsamahan? Siguro yung panghahawakan ko ay yung experience namin simula nung nagsimula kami sa industry. Growing together dito sa industriya na kung saan sabay namin tinahak yung mga pagsubok dito sa showbiz. Sabay namin tinuklasan ang bawat pagsubok bilang isang love team, lalo na yung sa friendship namin. Kasi para sa akin, parang bira ka lang makaalap ng kaibigan na sabay-sabay niyong tinahak yung mga pagsubok niyo sa buhay. At isa si Edward doon. Isa siya sa pinagkakatiwalaan ko ng sobra. Isa siya sa pinakatotoo na kahit man masakit, sasabihin niya sa'yo. Dahil alam niyang para sa ikakabuti
yun sa'yo. So yun. Thank you, Mai. Ikaw, Edward. Like, it's my mind. My mind is basically thinking the same thing as I did. Kung babalikan natin yung unang movie namin, si Christine, naalala mo siguro to. Nadami namin takes. We experienced all those mistakes. We experienced all those problems. Yung mga times sa ASAP na hindi namin ma-memorize yung steps, na pumunta kami sa gym para lang mag-rehearse, na hindi talaga kami gumaling, magaling na noon. Lahat ng experiences niya, lahat ng maliit na bagay, we experienced it together. So, the friendship sayang. Like, why would you not fight for that? I don't care. Like, there's no one you can... the reason that PBB was special for us, and the reason na nung bumalik kami sa season 8 na di ganun ka-special, is because we experienced it the first time for the first time. You can't experience it for the first time twice. So there's no one else that will ever be able to, you know, experience things the same way again. And I experienced that, all those things with Maymay. So, of course, it's worth having. Kasi karang ang daming mga exciting questions sa inyong dalawa, Mayward, di ba? Sa inyong dalawa ba, may pinanghihinayangan kayo? Kasi parang maraming mga fans yung nanghinayang, di ba? Dun sa parang, ewan ko kung may naudlot ba na something, di ba? Sa inyong dalawa. Kasi parang papunta na kayo dun eh. Kumbaga, papunta na kayo dun sa situation that you're going to be, ano, GFBF. Tapos biglang you declare now that you're friends now, di ba? Kayo ba on the way may pinanghinayangan kayong dalawa in your relationship? Regrets. Okay. Regrets. Wala. Wala akong pinaghihinayang. Kumbaga, mas pinapasalamatan ko pa. Kasi hindi naman kami magiging masaya ngayon sa estado namin, sa isa't isa, kung hindi dahil sa mga pagsubok na aming tinahak sa isa't isa. Mm-hmm. At gaya ng sinabi ni Edward, mas mapayapa ang aming puso namin ngayon, mas masaya, mas open kami, at yun. I can say there's a certain level of peace that we, my mind again, we've been working together for like over four years. Never have we ever had this understanding, this state of mind na di namin kailangan magsalita. We're there. It's just peaceful and there's no worries. There's nothing in our mind except the work ahead of us. There are times, again, we just don't even need to speak. We just know exactly where we stand. We know exactly where we're going. No regrets whatsoever, and never. And through the problems that we went through, there's a peace that transcends understanding. That's there, that's present, because it brought us to where we are now. So no regrets, no regrets. There we go. Yung tanong ko is parang although sa inyo na lang yun eh, di ba? Kung ano yung reason why parang naging ganun yung situation. Pero sa palagay niyo, kapag ka yung friendship lang, kapag ka nagkaroon ng relationship more than friendship, eh medyo masisira ang friendship kung matutuloy yung ganung relationship. May ganun bang thing na bagay? Ngayon, wala ko, Sir Alan. Wala naman. Sir Alan, I always love talking to you because I always love it. Di ba? Lagi mo pasabog yung mga tanong ko sa inyong dala. Kasi I'm a Mayward. Yes po. Hindi related po sa movie. Kaya parang... Yun ang... Oo. I think the best thing about Mayward yung fans is whatever their relationship may be, nandun nangingibabaw yung respeto. And para sa iba... Some people call it respect, some people call it cloak of mystery. Kaya siya patuloy na namamayagpag at patuloy na magfa-fly yan, Kuya Alan. I think that's the secret. Yeah. Thank you, Ninong. Okay, Ninong Robby, kasi ikaw yung Ninong. Palulo na nga ako eh. Salamat, Kuya Alan. Last na lang doon ka na sa Mayward about the movie, itong movie na to. Parang natatandaan ko kasi
the first time you do a movie? Ewan ko, parang January rin. 27. January rin ba ipinalabas yun, yung first movie niyong? Hindi po. September 14 po. So ngayon parang may yung panghinayang naman nung palabas ng movie, nang hinayang ba kayo na sayang pandemic, sana kung hindi pandemic, mas marami pa sanang mas makakapanood or mas marami pa sanang, 'di ba, sa sinihan, parang ganun. May ganun. I think Sir Alan, the fact na lumalabas sa pandemic is even better than normal. Like, it's not just a movie, it's a movie that was done, conceptualized, shot, and released inside a pandemic that the whole world is being affected by. Ito yung hallmark, like I said a while ago, sana magiging landmark ito sa landscape ng showbiz, and for the whole Philippines, for ABS-CBN, even if we're struggling as a family, as a kapamilya in ABS-CBN, we can still produce something beautiful. Kahit minimalized yung budget, we can still do it. That yun ang resilience ng Filipino at ng kapamilya. And that's something that we can do even if we're in and out of a pandemic. And walang regrets, it's even better and even sweeter for us that this movie is being released now. May sasabihin ka, may add ka ba, May? Wala pong paghihinayang po, sir. Bali, talagang so perfect timing po talaga tong movie namin na ito. Kumbaga, para din po ito sa mapalitan po yung lungkot na mga nangyayari po ngayong 2020. Kaya mas hindi naman yata po magmamatter sa amin kung mas papatok ba kung walang pandemya, ganun. Para sa amin, mas importante yung mapalitan ng saya yung mga nangyayari ngayong 2020.